maging banda, ano ang work mo? Matanda o bata? Inya lang, iniwan niya. Masabay kami ng harap niya. Prinsesa na kanika nila mga prinsipe. This is Princess Carrillo and of course, once again, welcome to my YouTube channel! So guys, nandito pa rin tayo sa aking segment na hashtag Princess Carrillo song request because I still have two more requests to go. Ayan, oo, meron pa tayo. And of course, syempre, meron na naman tayong bagong artist for today. Pero syempre, ang last guest artist natin last time. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Staring blank ahead, just making my way down through the crowd. Yes, and that was Kuya Jojit playing Thousand Miles by Vanessa Carlton. Ayan, of course, requested by Ate Fiona Banaag. Wow! Ngayong araw na to, guys, for our fourth guest artist. Teka! Magkakaroon na naman tayo ng panibagong sekretong mabubunyag, panibagong inspirasyon, additional sa mga knowledge natin kung paano maging musician at kung paano naging musician ang isang musician. Ang dami kong sinabi musician. Siyempre, malalaman din natin kung kailan at kung paano niya na-realize na, shit, gusto kong maging banda. Paano masabi? Ready na ba kayo? Sige, start muna! Our fourth guest artist, guys, isa sa mga heartthrob today ng music industry. Wow. Ang dakilang service ng mga tropa. Kasi naman, magigit lang, guys, ang dala pa niya ay 16-seaters na van. So, paano nga naman hindi magiging service? Tagal ah. Kanina pa. Guys, palakpakan naman tayo for my fourth guest artist, Mr. Aldrin Encarnacion! Fourth guest ko ngayon, oh. Heartthrob to ng ano, ng inner core. Taray. Ayan, so Aldrin, okay lang magtatanong ako mga some of personal questions. Hindi naman sobrang personal. Sige, basta kaya ko, sasagutin ko, ha. Sinong crush mo, gano'n. Mong-comment na po ako dyan. Dito naman tayo kabukuhan. Bola lang yan. So, first question natin, Aldrin. Before ka maging banda, ano ang work mo? Kasi nagtapos ako HRM sa Fatima. Oh. So, nagtrabaho ko sa hotel for 3 years. 3 years, okay. 3 years, tapos... Ano ka doon sa hotel? Waiter. Akala ko call boy. Hindi na. Muntik na. Muntik na. Tapos naglabas kami ng sasakyan ng year 2017. Lumipat ako. Naman ako, nag-Uber. Tapos... August 2017, naglabas naman kami ng van. Ah, yun na yun. So, dun na pumasok yung naging tour guide ka? Dun na. Okay. Sa van rental naman ako. Oh, guys, mura lang. Baka naman. Baka naman. Parinig ka nang parinig eh. So, lagi kang nanonood. Lagi ka na sa bar kasi manginginom. No, hindi naman. Na, yun na rin. Pero talaga. Hilig mo talaga na maging banda? Oo, talaga. College pa lang, mahilig na ako dumayo ng mga bar para manood. Pero marunong ka tumugtog? College? College, marunong na. Marunong na? Parang ano-ano lang, jammy-jammy lang. Kasi, okay. Tinuruan ako mag-gitara nung barkada ko, second year high school. Mm-hmm. Kaso talagang jamming lang. So, sino yung mga banda na binabalik-balik mo sa bar? Nagsimula to actually, yung grupo ko ngayon, yung inner core. Ah, talaga? Way back 2011 or 12, college ako niyan, pinanonood ko na sila. Saka lahat. Mga Voltage 5, Mariposa, lahat yan inabot ko na. Ah, talaga? Talagang diba, noon pa man, dumadayo na ako. Oo. Gabi-gabi. Tapos ma-share ko na lang, yung nagturo sa akin nung mag-gitara na yon, nung college na kami, nawala na sa eksena. Nag-dancer ang walang mo. Naiwan ako. Shout out na may pangalan. Parang Joffrey Zamora. Naiwan mo ako. Tarantado! Pero at least tinuruan ka niya. Oo, yun naman. Inya lang, iniwan niya. Masabay kami ng harap, eh. Oo.
Nalilito na rin ako eh. So, nandun na tayo from HRM student, waiter, Uber driver, tour guide, hanggang sa naging banda ka na. Yung mga nakakasama mo ngayon, especially inner core, yung banda mo ngayon, sila yung dating pong pinapanood. So, ano yung naramdaman mo the first time na tumugtog ka on stage na sila yung kasama mo? Kabado. Sa totoo lang. Talaga. Eh kasi, di ba, yung mga kasama ko, mga veterano na, kumbaga idol ko noon, kasama ko sa stage na tutugtog. Ibang-iba. Siguro feeling ko normal naman dahil bilang first timer. Aside from kinakabahan, are you happy? Oo naman. Aww. Saka nga pala, naiba ang linya ko, naging gitarista. Kasi inaya ko sila mag-jam. Bigla na lang napag-usapan, pare, gusto mo ba sumama sa Inite Work? Talaga. Willing ka ba? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, syempre, pangarap ko yan. Oo. Hindi ko nanong ko. Sabi niya, pero hindi ka pwede mag-bahista. Unang-una may bahista kami. Kung gusto mo, provide ka ng gitara. Mag-aral ka. Provide lang pala. Hindi, so, kasi ako naman. Guys, provide lang pala eh. Tanong niyo ako ano gitara. Grabe ka. Anong gitara mo? Bali ang nabili ko yung D&D, yung signature na gitara ni Joe Malinaw ng Kamigazi. Wow! Yung isang gastusa na lang. Saka maganda yung gitara eh. Mura lang. Ayaw sabihin, yung magkano. Mura lang. Ayan guys, take it from Aldrin, no? Kahit groupie lang kayo. Actually, hindi lang ang groupie eh. Hindi dapat nila lang ang groupie. Kasi kayo, yung isa sa mga nagpapatatag ng banda, isa kayo sa mga bumubuhay sa kanila kung bakit masaya sila every time na tutugtog sila sa stage, every time na makikita nila kayo na nahandyan kayo at nanonood at sumusuporta sa kanila. So, don't call yourself na groupie lang. Bola lang yan. Kasi kagaya ni Aldrin, guys, groupie siya before until his time came na eto na, kasama niya na yung dream band niya, yung inner core. Who would have known, di ba? Baka ngayon, pinapanood mo lang ang Guns N' Roses, tapos... Keep dreaming and don't stop believing na maabot yung mga pangarap. Next ako lang naman. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. So, one last question. Kung papipiliin ka, isa lang. Music or travel? Wow. Bigat, ah. Kasi hulugan pa yung van ko eh. Okay. So, sabi ko, pare, gusto ko. Masaya ako na sinama niyo ako. Yan sa grupo, magkakausap kami. Pero pag dumating sa punto na kailangan ko bumiyahe, mabiyahe ako. Kasi ang pagdadrive ko is trabaho. Pagtugtog is passion. Parang okay lang, bigyan ka ng pang diesel. Minsan wala, okay lang. Kasi ang sarap, ang saya. Sobra, no? Ang saya. Oo, kumbaga guys, nga, grabe. Kagaya ng mga sinasabi ng mga vocalist kadalasan, palakpak lang po, masaya na. So, this time guys, kung mapapansin nyo, si Aldrin, iba. So, nabigyan tayo ng ibang pananaw na, hindi naman sinasabi tatalikuran mo yung music, pero sometimes, we have and we need to choose what's best for us. Kung ano yung mas practical. Saka yung priorities ba? Okay. At saka alam ng grupo ko yun. Okay. Napag-usapan namin yan. So, guys, huwag yung mawawalan ng pag-asa. Ito naman ay para lang naman na ma-inspire din tayo sa journey ni Aldrin as a musician. So, matapos man ang pandemic at piliin niyang bumiyahe ulit, nandun pa rin naman yung love niya for music. So, lahat naman tayo ganun. So, yung passion hindi naman nawawala yun. Anyway, congratulations for achieving another goals in your life na maging musician. So, palakpakan mo tayo, guys, for Aldrin. Wow! So, guys, dahil nga nandito tayo sa aking segment na hashtag Princess Carrillo Song Request. At kaya nandito si Aldrin dahil mayroon tayong request from my beautiful boss na si Michael Santo Domingo na fireworks ni Katy Perry. Aside from playing fireworks ni Katy Perry, guys, isisingit na rin natin yung TOTGA, yung The One That Got Away, kasi sobrang favorite ni Sir MJ yan eh. Baka ang favorite mo din, yun? Wala lang, may naalala na. Ay, gano'n! Pero siya yung TOTGA ko. Ay, gano'n! Baka malaman natin mamaya kasi yung TOTGA niya, guys. Bola lang yan! And anyway guys, bago tayo mag-proceed sa ating request, syempre, kagaya pa rin ng mga last vlog and last content natin, hindi naman tayo pwedeng magpatuloy at hindi tayo pwedeng matapos na hindi tayo nagigame. So, magigame tayo today with Aldrin
Encarnacion. So guys, ang game na to ay tinatawag na Fast Talk. So Mabuhay, abunda ko tonight guys. Gusto ko sana magpakalbo at magsalamin eh. So meron tayong timer guys for 2 minutes. So guys, ready na ba tayo for our Fast Talk? Ready ka na ba, Aldrin? Game, ready. Okay, ready na. Ikaw pumindot para... Okay, ready. Fender or Ibanez? Ibanez. Maputi o morena? Maputi. Bandang gusto mo makajamming? Mayonnaise. Electric guitar o acoustic guitar? Electric guitar. Pangalan ng taong pumasok sa isip mo ngayon lang? Mama ko, wala na akong pera eh. Kailan ka huling kinilig? Kanina, pag-ihi. Idol bang vocalist na babae? Vocalist? Sila, saan ba? Foreign ba yan? O ano? Basta! Wala, sila Yeng? Okay, ba lalaki? Ano? Lalaki? Mayonnaise pa rin? Okay. Monty? Kung papipiliin ka ng isa lang, magbabanda o babiyahe? Nasagot na ito kanina. Oo. Sexy o chubby? Sexy. Okay. Mahinhin o malandi? Mahinhin. Tabo! Matanda o bata? Bata. Ay! Nakapal! Nasaktan ka ba sa pag-ibig, Aldrin? Oo lang. Wow. Halos lahat naman siguro. Kung makakita ka ng babae sa beach, anong gusto mo? Naka 2-piece o naka 1-piece? 1-piece siguro. Ultimate crush? Bea Alonzo. Wow! Bakit single pa rin si Aldrin ang Encarnacion? Ah, okay. Yan pala yun, kaya pinapahapahan ko, ha? Hindi ko pa alam, eh. Hindi ko alam. Siguro masaya pa ako sa sitwasyon ko ngayon. Hindi pa ako naghahanap. Wow! Okay, guys! Saka wala nang liligaw. Okay, guys, hindi na ta. Sinadya ko talaga na hindi mag 2 minutes. Na 2 minutes para mahaba. Ayun, palakpakan naman tayo for So, syempre, dahil natapos na tayo sa ating game, ipi-play na natin ang request ni Sir MJ Santo Domingo na fireworks, of course, with TOTGA okay. Ni Katy Perry pa rin. Yeah. So, let's go! Summer of the high school when we first met. Wait out in your mustache or Radiohead. And on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned on one day I'd be losing you. Thank you.
as you shoot across the sky.